Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Welcome to Tina's Journal PH, Helper sa Hong Kong. Welcome sa ating studio. Nasa backdoor po tayo. Ayan po ang ating doorknob. Sa video na ito, ibabahagi ko ang aking pagsagot sa 11 questions tungkol sa YouTube. Q&A questions about my YouTube channel. So please stay tuned. Huwag po kayong aalis. Sasagutin ko po isa-isa. Magpapakilala po muna ako. Ako si Tina. Ang aking channel ay Tina's Journal PH pero pinalitan ko ng Tina's Journal Helper sa Hong Kong kasi karamihan ng content na ginagawa ko ay patungkol sa buhay, katulong dito sa Hong Kong kung saan ako nagpupunta tuwing day off at yung mga advice or tips na maibabahagi ko patungkol sa trabaho dito. So nagsimula ako ng YouTube channel noong 2021, mag 2 years ng aking YouTube pero hindi pa monetized kasi kulang pa ako ng WH. Nasagot ko na pala yung number 1, ang number 1 ay present yourself. So let's go to number 2. Do you have any studies? Yes, I finished my college education by being a working scholar. Nagtrabaho pa ako sa bahay ng tita ko na doktora. At siya yung nagbabayad ng aking tuition at nagbibigay ng aking allowance hanggang sa natapos ko, 4 years. Diretso yan, hanggang nag-graduate ako. Kaya pasalamat ako sa tita ko na mabait. Why are you recording this video? That's question number 3. I'm recording this video to see how I answer questions in front of the camera and to get a memory of what I'm doing here in Hong Kong. Kaya ipon ng maraming memories kahit hindi man ako mayaman sa pera, at least mayaman ako sa memories. 4. What is your channel going to be about? Hindi ko rin alam eh. Basta as the years go by, natututunan ko kung ano yung mga videos na gagawin. Nakita kong may mukbang o di gumawa ako ng mukbang. Nakita kong may gumagawa ng mga travel videos nila. Kaya nagsimula din akong gumalagala. Dati hindi ako man lumalayo dito sa bahay ni Amo. Pero dahil sa mga travel videos, gumagawa din ako sa ng sarili ko. Tapos ano pa, mga daily life, di ko rin yan ginagawa kasi nahihiya ako. Isa akong taong mahihiyain, yung homebody ako. Pero dahil sa gusto kong gumawa ng video para ma-upload ako sa YouTube, para hindi naman kawawa yung YouTube ko, yung channel ko I should say. Ayan, nagre-record din ako ng mga gawain sa bahay, kaya meron akong playlist about life in Hong Kong, about buhay kunyang. Kasi kunyang ang tawag dito sa mga katulong. Diba kung sa Middle East kadama, dito naman kunyang. Number 5, what are your favorite things to do? Ayan, number 1, paborito kong kumain. Basta masarap yung pagkain, nakita kong ang ganda ng itsura, kakain talaga ako. Ano pa, paborito kong magbasa ng kwento, manood ng mga movies na interesting, maglaro ng badminton kung merong badminton. And I learned to go out and explore the world. Kasi talaga, taong bahay lang ako. Ngayon, I have to conquer the world by facing my fears. Yan. At isa sa mga fears ko ay yung lumalakad akong mag-isa. Ngayon, natutunan ko na kahit nawawala ako sa aking direction, sige pa rin. Nakakagawa na ako ng paraan para mahanap ko ulit yung daan. Ganun pala. There's a feeling of, hindi pala feeling, there's a sense of achievement. Pag nawawala ka, tapos nahanap mo na yung tamang daan. Number 6, are you starting a channel for the money? Maybe. Kasi nga, napapanood ko sa mga YouTube, wow, ang yayaman nila. Parang pag nag-upload sila ng videos, thousands of views, millions of views. Kaya nung nagsimula ako, sabi ko, ay, ganito lang pala ang views ko, kulang pa ng 100 nung nagsisimula ako. Pero habang tumatagal, na slowly, my channel is growing with few subscribers. Hanggang sa umabot ng 2 years, naging 1,000 subscribers na. Sabi ko, siguro it will take more years for me para makita ko na, this is it. Pero sinasabi ko, I'm just doing this for the memories. Para pag sakaling tumanda ako at may mga makalimutan ako, babalikan ko lang to para may makikita ko. Yun pala yun. Yun pala yung buhay ko sa Hong Kong. Diba? May mababalikan tayong alaala. At naka-store doon sa storage ni YouTube. Number 7, is this the first video you ever record? No. As of the moment, ito yung pang 165. Kasi halo-halo na dito yung mga videos, mga shorts, live stream. Meron na po akong 7 live stream pero iniisip ko pa yung pang 8. Kaya naghanda ako ng mga questions about myself so that I can fast talk myself, answer the questions by myself para
sakaling makarami ng views kasi kailangan ko talaga ng watch hour, pero kung hindi pa papayagan ni Lord na ibibigay sa akin, okay naman. I will wait for the right moment. But along the way, kahit na konti lang mga views ko, I am learning naman kung paano mag-edit ng video, ano yung mga content na gagawin. It takes time to learn. Habang nagtatrabaho, nagbibideo, kaya enjoy din ako dito. It's like my passion. Kasi noon, iniisip ko, ano kaya yung passion ko? Tapos napaisip ako, parang ito na yata yung passion ko, yung paggawa ng video kahit na hindi nagba-viral, kahit na konti lang ang views, at least I am developing self-confidence here. Diba? Kasi ang hirap palang humarap sa camera. Nung una kong video, ilang take ko yun. Pero ngayon, okay na, carry ko na kahit anong itsura ko pa, sige, kahit malaki bunganga ko, sige, go pa rin. Number 8, are you used to speak to a camera? No. Kasi ang unang touch screen na phone ko nung nagtrabaho ako sa Qatar, pero wala akong hilig mag-video-video noon. Ginagamit ko lang yun para gumamit ng Messenger, mag-hello sa aking pamilya sa Pinas. Tapos nanonood lang ako sa YouTube yung mga itbulaga kasi hilig ko sa itbulaga noon. Tapos nang pagpunta ko dito sa Hong Kong, nanonood ako ng mga teleserye sa Pinas. Tapos nang nakita ko yung pinsan ko na, oh, gumawa siya ng YouTube ah, ang galing niya. Kaya doon ako na challenge na kung kaya ng pinsan ko, siguro kakayanin ko rin. So I learned to speak in front of the camera. Ilang beses akong nag-take 1, take 2, take 3, take 4 hanggang sasabi ko, ah, masasanay din. Kahit na ganito, masasanay din. Nako-conscious ako kasi sa pagmumukha ko kasi hindi ako yung, I don't have the beauty. Pero it's a matter of self-confidence. Tanggap ko naman sa aking sarili na hindi ako kagandahan, kaya okay lang. Basta confident ka sa ginagawa mo, okay lang. And I think this is really my passion, yung mag-share ng impormasyon base sa nalalaman ko, base sa experience ko. Yun lang po. Number 9, what are the main fears of starting this channel? Yung fears ko noon, baka walang manonood dito. Kaya ang ginawa ko noon, post muna sa Facebook, tapos isesend ko sa Messenger mga kapatid ko, kamag-anak ko, sabihin, sinasabi ko sa kanila, please watch naman kahit konti lang. Ayun, hanggang sa nakakaroon ako ng friends sa YouTube, mababait naman sila. Meron din yung mga nawala na matagal, pero still nakasupport pa rin ako sa kanila kasi once na nag-subscribe ako, hindi na ako nag-a-unsubscribe. Basta pag nag-subscribe ako, subscribe na yan, stay connected. Kahit na hindi ako masyadong nanonood ng mga videos nila, nakasubscribe pa rin ako. Kasi depende sa oras yan. Ako busy lagi sa trabaho. Kung may free time, dun ako nanonood ng YouTube. At lahat naman ng nagko-comment sa aking video, binabalikan ko sila. Kasi alam ko na we have to support each other. Sa atin, kailangan nating magsuportahan. Yan ang isang realization ko dito sa YouTube. Yung mga nakita kong laging sumusuporta sa akin, sinusuportahan ko rin. Number 10, how often do you upload? How often do you plan to publish videos? Normally, in my intro, lalabas po doon na new video once a week or new video every Friday. Pero dahil nabago yung aking day off noon, ginawa kong new video every Sunday. Tapos nabago na naman ang aking day off, new video every Friday. So, depende yan sa aking day off kasi pag day off ko, full freedom ako na mag-upload ng video, mag-gumawa ng video, mag-edit ng video. Tapos gumagala pa ako, kumukuha pa ng ako ng mga video clips, saka ko siya i-compile para tapos lagyan ng istorya. Pero pag may mga short videos ako na ini-edit, nakakapag-upload naman ako ng kahit 2 times a week. Hindi ako pwedeng mag full time dito kasi paano naman, wala naman tayong sahod sa YouTube, diba? I'm just sharing information, sharing what I know, sharing the things where I go, the places where I go, kunak kumakot. Mali-mali man talaga. Pasensya na po. Basta edit muna yan. Bago ko sagutin ang panghuling tanong, pasensya po sa mga bulol-bulol ko dyan. Hindi ko talaga i-edit yon kahit ganun na para normal ang dating. So, pang 11, why should people follow your channel? Siguro ang masasabi ko lang, kasi ang channel ko, nagbibigay siya ng impormasyon. Hindi man siya yung very entertaining kasi hindi ako magaling magpatawa ng tao.
hindi rin ako yung taong magkwento. Pero at least sa bawat video na ina-upload ko sa YouTube, may makukuha tayong impormasyon doon tungkol sa lugar na napupuntahan ko or about yung trabaho ko dito. Sana kung nagustuhan mo po, ano po yung mga questions na gusto ninyong sagutin ko? Kahit po magulo yung sagot ko, sige, kakayanin ko po para mas lalong ma-develop yung self-confidence ko dito sa camera. So maraming salamat po sa inyong panonood. Maraming salamat sa patuloy na suporta sa Tina's Journal PH, sa Tina's Journal Helper sa Hong Kong. Ingat po kayong lahat. Stay safe. Always pray. We always pray for God's guidance kasi kailangan natin yan. And we also pray for God's mercy and compassion, lalo na ngayong season of Lent. Thank you so much. See you sa susunod kong episode. I will interview myself sa susunod na vlog. So, thank you so much for watching. Bye-bye!